Inyo, eh dapat eh, di ba nag-usap-usap muna? Meron po ba kayong ganun, grievance, ano? Nagkaroon kami ng dahil nga sa confidentiality na gustong gustong ma-preserve nila Mr. Sandro Mulak at Ninyo Mulak. Actually, pinagharap ko po si Mr. Ninyo Mulak at saka si Mr. Jojo Nones at si Mr. Richard Cruz. Nagkaroon na po ng ano, ng pagharap. Pero dahil po sa hiling nila na wala akong sasabihang iba within GMA, ako po yung kasama nila dun sa meeting. Sino po ang unang nagpalabas sa media? Bakit po biglang may usapan pala na ano to, gawin muna natin yung investigasyon nun? Ay, sila po yung nagre-request din. Di ba, Ninyo, from the start, yung problema lang, siguro yung, kung merong mga nakarinig, hindi kasi natin makokontrol yung mga taong nakarinig. Pero sino po ang nagsabi sa inyo na, ano muna, pag-usapan muna natin to, hawakan muna ng GMA? Sino po ang nagsabi? Sila Mr. Ninyo Mulak. Bilitan ko po kayo, ma'am. Sa Ninyo, ako, kayo po ang kumausap sa GMA na pag-usapan mo muna. Pag-usapan muna. Yes po. Dahil ano po ang dahilan na sa Ninyo? Bakit gusto niyo po na hawakan mo lang ng GMA sila muna? Investigasyon muna nila. I wanted to talk to them about what happened first. And yun nga po, sabi po ni... Ilang paghalang po sa GMA. Opo. At si Sandro kasi was very worried about, Papa, baka masira yung trabaho. Kahit na nangyari na sa kanya yun, nag-worry po siya na masira yung trabaho niya sa Sparker or mapag-initan siya ng Sparker. So yun, nag-usap po kami ni na Miss Annette and inarap nga po ni Miss Annette sa akin yung dalawa. At nag-apologize po sila sa akin. Ang dalawa? Yes po. Opo. Paano po ito lumabas sa... Miss Annette. Opo, opo. Sa harap po. Ma'am, sa harap po ninyo. Na, opo. Saan po kaya nagmula yung bigla itong pumutok sa media na hanggang sa amin po dito sa Senado, nagulat po ako, no? Pagdating ko sa plenaryo, sinalubong ako ni Senator Aimee Marcos, sinabi kagad sa akin, nabalitaan mo ba yung nangyari kay Ninyo? Kasi ako po, committee ko po kasi ang mass media, so kailangan po nilang sabihin sa akin. Hanggang sa pagdaan ko po kay Senator Rubilla, kay Senator Silvio Estrada, kaya, bakit po kaya? Sana, nagkaayos na pala. Eh, bakit hindi po ha? Sila nagkaayos. Hindi ha? Po sila nagkaayos. Parang saan po yung sorry na yun? Yung sorry na yun? Nag-sorry sila sa akin, pero sabi ko, ako tao lang ako eh. Diyos nga na marunong magpatawad, di ba? Kaya ko kayong patawarin, pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Ito po sinabi niyo, kailangan dumaan sa legal. Yes po. Yun, opo. Na-witness niyo po. Opo. Actually, NBI, boss. Ma'am, Attorney Marie Catherine Ulear Nolasco Ilescas, ma'am. Ma'am, ano po ang inyong initial po initial investigation? Your tulad po ng nabanggit ko, dinaan muna namin sa psychological evaluation po si yung biktima na si Mr. Sandro Mulak at kinuha na rin na, with the go signal po na ito, ayoko pong hawakan, hindi po ako dadating diyan kasi sa ibang ano na po yan komite. Witness ni ma'am, nag-story yung dalawa. Okay. Hindi ba po sa atin parang confession na yun? Parang sa batas, ha? Ano ba? Di ba pang kaganon? Umamin ka, nag-story ka eh. Di ba umamin ka na nun? Kinunan pa lang po namin ang statement si Mr. Ninyo. Yung dalawa po. Susunod po pala nagbibigay ng statement? Inuuna lang po muna namin syempre po yung mga complainants base sa aming procedure po. Ah, okay. Para naman din po namin kung paano namin tatanungin yung mga ilang araw na po? Sinupina na po namin sila. Opo. Sinupina? Ibig sabihin, sinabihan nyo na? Po namin sila sa aming tanggapan matapos pong ma-interview, makuna ng salaysay, sila Mr. Ninyo Mulak, si Mr. Sandro Mulak, at yung mga iba po namin witnesses, kukunan po namin ang statement ngayon, later on. Sinupina na po namin at inimbitahan na po namin sa tanggapan itong dalawa, sila Mr. Jojo and Richard, para po sagutin nila yung mga naging akusasyon laban sa kanila po. Di ba ma'am? Yes. Okay, ganun ba ang normal process? Kasi sa amin, ewan ko, siyempre, iba po ang NBI, ano? Nag-aral ako ng criminology at ng rules of engagement sa PNP. Pag may complainant, pupuntahan mo yung akusado, yung inireklamo. Diba? Di pa naman sila akusado, dahil di pa naman sila napapatunayan may katanaan, pero inireklamo sila, di ba? Dapat pupuntahan nyo yun. Ganun kasi, sorry po, hindi ko alam ang rules of engagement ng NBI, pero sa PNP, pag merong reklamo, pupuntahan mo yung, di ba?
Yung proseso po kasi hindi naman po ito immediately after the commission of the offense. So hindi po namin sila para arestuhin agad. So dumadaan po ang point natin dito, ang point natin, yung mga ganitong issue, sana naiiwasan natin masyadong lumalaki. Ang daming issue ng bansang Pilipinas na dapat nating iniintindi. Bumagsak ang stock market sa buong daigdig, alam naman natin siguro yun. Nagkakagulo sa Iran, nagkakagulo doon. Ang dami nating dapat pinag-uusapan. Ito yung pinag-uusapan ng tao. Sana naiintindihan niyo ako. Sana tayo mismo sa inyong resina, merong nagre-reklamo, aantayin niyo pa ba yun, ma'am, na pumunta? Ay, kung hindi na naman pumunta, parang dito. Parang dito ngayon. Sipin niyo, kailangan pang mahiblat ni Senator Chinggo Estrada at mag-motion ng subpoena para dumating dito. Ma'am, puntahan niyo na. Gusto ko lang sana mag-commitment ninyo na sana, pagka okay na ang inyong initial investigation, sana naman puntahan nyo na po itong dalawang ito. Huwag na natin mag-antay pa ng susubo na. Wala naman tayo sigurong antayin pa natin isubina namin ng warat para bago nyo puntahan. Ang bihira, lahat tayo pagka ganyan. Baka pwedeng imbitahin ng GMA ko sa, hindi, wala pa naman tayo inaaresto dito, di ba? Maliwanag po, maliwanag. Wala po tayong inaaresto. With due respect, Your Honor, yun po kasi ang aming proseso. Kailangan malaman po namin, opo. Sa proseso mo? Kasi nga po, sana sa pagkakataong ito, sana yung proseso natin, medyo nakita naman natin wala kayong nilalabag na karapatan ng kahit na sino. Yun nga po, extra mile tayo lahat. Sa panahon ngayon dito sa bansa natin, dapat we walk extra mile, mga kapatid ko sa bayan na nag-gobyerno. Huwag tayo masyadong tapak ng tapak. Kung nakikita natin may shortcut naman at wala tayong nilalabag, gawin na natin, ma'am. Ang laki-laking issue nito ngayon. Sobrang laking issue. Yes, Your Honor. Yun nga po yung ginagawa namin. Is protektahan din yung karapatan po ng ating magiging akusado. Ma'am, meron din kong magbibigay ng protection sa akusado. Hindi po. Kasi kailangan po tayo yung process. Alam mo na, ex-convict tayo. Alam natin, gusto natin lahat talaga. May boses. Gusto natin lahat protektado. Ano na, may mga paraan na hindi naman tayo kailangan lumaba. Pwede ka naman tumawag, tawagan mo yung, ano ba yun, pangalan ng dalawang yun. Bilang personal mong kiusap, o pwede pa natin itong pag-usap, ma'am, maraming way. Yes po, kaya nga po kami sila ito ay personal po. Plea. Opo. Personal plea ko sa NBI, lalo na sa aking kaibigan, professor ko si NBI Director Santiago. Ah, okay. Professor ko yan. Oo, so sana, ma'am, ano lang, walk the extra mile. Alam mo na lahat, mag-abigado kayo. Alam mo lahat kung ano yung pwede natin gawin ng Mr. Ramayan. Mr. Chair? Apo. Yes, sir. So, ito yung hot pursuit doctrine? Yan? Kulang, hindi po na nangyari. Ano, hindi, no? Hindi po kasi medyo may katagalan na po. Within the, ano ba, 3 hours, 4 hours, pag nagsumbong sa inyo, pwede yun? Opo. Pwede naman po. Depende po sa circumstances. For the information of the public. Para alam lang ng publiko, ano yung patakaran nyo dyan? Ano yung proseso. Kinakailangan po para sa hot pursuit is kailangan kagaganap lang po nung krimen. The span of what? How many hours? Sa circumstances. Kasi kanina sa hot pursuit po, sa circumstances, minsan po pwede pa siyang hot pursuit kung hindi rin nagkaroon ng pagkakataon yung ating biktima na maisumbong agad, siguro sa takot. Depende po sa circumstances. It's really case-to-case basis po. Itong hot pursuit, pwede mo kaagad arrestuhin, di ba? Yes po, kung depende lahat sa circumstances kasi kinakailangan po dito ng personal knowledge. Ngayon, personal knowledge, sir. Kung meron po kami personal knowledge dun sa krimen na naganap, maaari ho naming arestuhin agad yung ating akusado or subject. Pero kung meron naman biktima na willing siya mag-cooperate at ibigay niya yung kanyang statement, maaari isama namin tong biktima na to sa hot pursuit para siya ang mag-identify at yung personal knowledge niya ang gagawin naming basihan para ma-aresto po yung ating... So may time yun? Ano ba? 24 hours? Yes po. Yes, pwede. 48 hours? Pwede pa rin po. Depende nga po sa circumstances. Kung ay katulad nito, ilang araw na ninyo bago mo... Isang yun? Bago kayo nakapag-desisyon. Para mga 10 days na. 10 days after. Opo. Medyo matagal pa. Siyempre talaga yung trauma eh. Hindi mo maalis eh. Ma'am Annette, baka ano? Mr. Chair, may gusto yata ano? Meron kang gusto sabihin? Gusto ko lang sabihin, ma'am. Then sa, yun nga, nandun ako nung nag-meeting sila. So if ever na, kung gusto niya yung malaman kung ano yung talagang, since ako yung parang naka-witness, so willing naman akong mag- sabihin ko ano yung narinig ko. Okay. Salamat, ma'am. Tapos na po kayo. Okay. Okay. Apo, salamat. Thank you. Ma'am, balik lang ako sa iyo ulit. Ma'am, kasi talagang ano eh, kung hindi natin to, isang bagay ito na dapat wag natin to isang tabi. Okay? Kasi, ma'am, showbiz to.
lahat ng tao interesado dito. Sana sana makikita niyo yung wisdom nito. Okay, ito yung isang bagay na pwede ipamula ng mga magagandang batas. Ha? Hindi tayo dito nagpupunta para mag-iskandalo o mag-ano. Mula dito sa pangyayaring ito, pwede tayong makagawa ng mga bagong batas. So, huwag natin sana lagi parang nakikita ng tao eh. Minsan, huwag sana makita ng tao na may pinipili tayo. Kapag ka isang taong mahirap, pagka inireklamo, kita mo kagad, may action ang batas natin. Sana po, huwag sana magkaroon ng ganun na implikasyon na ganun tayo. Kasi ma'am, ang taong bayan sensitive eh, sa mga ganitong issue. Meron dyan, matanda dati, matanda na kumuha lang ng bunga ng mga, yung hindi mo NBI yun. Pero kinukwento ko lang sa iyo, na yan ang nagmamarka sa ating mga tao. Na pagka mahirap na tao ang inreklamo, ang bilis. Pero pag ito, na masasabi natin, ugnay ng malaking network, may trabaho yung sinasabi nating mahusay, eh parang ang kailangan natin, due process tayo. Tama, may due process. Dapat, konstitusyon yan eh. Diba? Batas yan eh. Pero ma'am, hindi akusado ito. Hindi ito suspect. Masama ba yung imbitahin? Tama, imbitahin, pwede ko ba yung imbitahin, punta ka mo sa, ikaw na mismo magdala sa kanya ng imbitasyon mo, o ma'am, pumunta ka dito. Puntahan nyo na, parang awa nyo naman. Puntahan nyo na ba? With due respect, Oyo, na-serve na po namin yung supina, kaya inaimbitahan na po namin sila. Dumating na po ba? Ah, hindi pa po, kasi mayroon nung yan schedule na... Kailan po sila naka-schedule? Sa August 9. Kailan po magdalin dito? Sino po? Ayun po, pagdala sa kanila, nasa sa kanila na po yun. Hindi, diba, inimbitahan nyo? Opo. Inimbitahan nyo, diba? Sabi nyo bang imbitahan din dito? I don't think it's within our power na imbitahan po sila sa Senado. Yun ang sinasabi ko. Opo po. Yun ang sinasabi ko, ma'am. Kailangan magtulungan tayo dito. Kasi kung dito pa lang, sinasabi mo na sa akin na, hindi ko sila pwedeng kausap. Iba yung kausapin mo ng as NBI ka, as kausapin mo as tao tayo. Tayo, mga Pilipino tayo. Harapin mo na to, tapusin natin ngayon. Kung nandito sila, di-adjourn na to. Naintindihan niyo ba ako? Adjourn na to, hindi na to issue. Iba na yung pag-usapan natin. Magtulungan natin to. Huwag tayong para sa akin, please, tapusin na natin to. Tapusin na natin to. Hindi ito isang bagay na makakarangin mo yung sasabihin ko. Ha? Pwede mo, yes sir, itulungan namin kayo sa abot ng aming makapangyarihan na wala kami nilalabag na batas. Hindi sabihin nyo, merong nagre-reklamo dito ng sexual harassment. Isang bata ng sexual harassment. Wala tayong sinasabing akusado dito. May inireklamo. Masama bang sabihin ng NBI na opo, tutulungan namin kayong makausap ninyo yung inireklamo. Hindi nung kasama pa kayo sa paghahanap namin na makausap namin yung tao. Isipin nyo, nakarating na tayo sa subpoena ng Senado. Ma'am, mahirap bang sabihin yun, attorney, na in your own little way, as a private citizen, pwede mo sa akin sabihin sa akin, na as Robin Padilla, as a private citizen, di mo pwede sabihin sa akin na makausap natin itong mga taong to? Hindi pwede. At kakausapin po natin itong mga taong to. Pero nag-iingat din po kami na lahat ng aming magiging aksyon laban dito sa mga taong. Aksyon ng NBI. Aksyon mo, ma'am. Kasi ikaw ang tinakausap ko. Ito ang hente ng NBI na ang aking mga gagawin ay base sa investigasyon na pinoprotektahan ko rin po na ang aming mga aksyon ay maaari naming magamit na sapat na ebidensya. Kaya nag-iingat po kami. Ma'am, attorney ka, di ba? Opo. Pagka sinabi mo ba sa akin tutulungan mo ko, ikaw ay lumalabag sa batas? Tutulungan ko po kayo. Tapos ma'am, maraming salamat. Ang haba ng pinosisyon. Ang haba. Sasabihin, tutulungan mo ba ako? Mahalap natin ang katotohanan dito. At yung katotohanan dito. Kasi atornik agad ma'am, ang dating, ganun eh. Ma'am, kailangan tayo magtulungan. Magtulungan naman natin ang bansa o magbante. Huwag naman tayo puro ganun. Ma'am, ha? Thank you ma'am. Thank you po. O narinig mo na, pare, tutulungan tayo ng NBI na para ma-invita at marap dito yung dalawa. Ano po ang inyong masasabi? Ito po ba yung makakaluwag sa inyong kalooban? May malaking bagay po yun. Ito po ay isang bagay na nakaka-apekto sa inyong anak. Yes po.
Opo, pagkapag pinag-usapan ng mental health dito, napakahalaga po ng mental health. Sana lalo na sa kabataan. Huwag natin itong kunin na napakagaan naman. Hindi ito basta ganun lang. Isang napakalaking network ito na pinaniniwalaan po ng lahat ng tao ay na-involve sa isang iskandalo. Please lang, ang ating pong mga kababayan sa hirap ng buhay, nabubuhay na lang po sa telebisyon, sa teleserye, kung ano ay pinapalabas ng taong bayan, ilan na lang po nagpapaligaya sa kanila. Kaya sana po yung mga ganito naman, parang awa nyo naman. Hindi na ito pinalalagay, tapusin na kagad, hayaan natin ang korte. Hindi ito korte kasi eh. Kapag kami mo pinatawag dito sa Senado at hindi dadating, pinalalaki nyo. Yung mga bagay na hindi na dapat lumalaki at intindihin natin yung mga problema natin totoo, ito pa ang pinag-uusapan natin. Ano po, 1 minute mo na suspension. Ako naman yung magpapang blood pressure. Ang bihira, oh. 1 minute, ano lang po.